Ito ay isang Rubik's Cube. Sabi ng iba, pang matalino daw itong laruan na ito. Kapag alam mong sagutin ito, genius ka. Pero totoo ba talaga ito? Kapag ba masasagot mo ito, matalino ka agad? Or kapag di mo ba nasagot to ay hindi ka na matalino? Tama bang gawing sukatan ng katalanuhan ang pagsosolve ng Rubik's Cube? Paano ba talaga nasusukat ang intelligence ng isang tao? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Bago natin malaman kung paano masukat ang isang bagay, kailangan ay malaman muna natin kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya naman gumawa ako ng isang video para i-define ang intelligence. Pwede niyong panoorin ang video na ito sa link na binigay ko sa description. Panoorin niyo muna yon kung di niyo pa napapanood. Kung napanood mo na o tinatamad kang lumipat ng video dahil ginawa mo ng background noise ang video na ito, pwede na nating pag-usapan kung paano nasusukat ang intelligence. Intelligence is the aggregate capacity of an individual to act purposefully, to think rationally, and deal effectively with his or her environment. At para masukat natin ang intelligence, gagamitin naman natin ang conceptualization ni Louise Thurstone. Ang sabi niya, ang intelligence daw ay pwedeng masukat kung susukatin natin ang mga primary mental abilities katulad ng verbal meaning, perceptual speed, number facility, rote memory, word fluency, at spatial relations. Kung masusukat natin ang mga components na ito, ay pwede na nating masukat ang intelligence. Kung napanood nyo na yung last video, mula pa ito sa pag-aaral ni Charles Spearman, na kung saan may isang general intellectual ability factor na minemeasure ang lahat ng mental ability test. Sa kasalukuyan, may dalawang individually administered intelligence test na widely used. Ito ay ang Stanford-Binet Intelligence Scale 5 or SB5 at ang Wechsler Adult Intelligence Scale 4 or WAIS 4. Ang mga individually administered IQ tests ay in-depth at comprehensive. To be clear, hindi natin pag-uusapan kung paano ay administer ang dalawang ito. Pag-uusapan lang natin kung ano ang minemeasure nila, ano ang pagkakapareho at pagkakaiba. Of course, parehas nilang minemeasure ang intelligence. Parehas din sila halos ng administration time, which is 1 to 2 hours, depende sa pacing ng client. Pagdating naman sa mga components na minemeasure nila, halos parehas lang. Pero may tinatawag na supplemental test ang WAIS 4. Kumbaga may mga optional tests siya na pwedeng ibigay sa mga client kung kinakailangan. Depende sa reason for referral. So ito yung mga summary ng subtest na meron ng bawat isa. Ito yung sa SB5 at ito naman yung sa WAIS 4. Ang SB5 ay pwede sa mga 2 years old to 85 years old, samantalang ang WAIS 4 naman ay pwede lamang sa mga 16 to 90 years old. Para sa mga 16 years old and below, Wechsler Intelligence Scale for Children or WISC na mas specialized para sa mga bata. Kung titignan natin, parang mas practical bilhin ang SB5 dahil pwede ito sa kahit anong edad kumpara sa WAIS 4. Siguro depende na lang sa practitioner kung ano ang mas prefer niya. Parehas naman kasing mataas ang reliability at validity indices ng dalawa. Kung may mga individually administered intelligence test, meron din tayong group administered intelligence test. Unlike individually administered, medyo hindi ito in-depth. Pero halos sa kanila ay mga screening tool for intelligence. Ang ilan sa mga ito ay ang Beta-4 test, Otis-Lennon School Ability Test, at Culture Fair Intelligence Test. Ang Beta-4 test ay based sa Army Beta na ginamit noong World War. Pareha sa Army Beta, sinusukat nito ang non-verbal ability ng isang tao. More on pictures yung mga nandito. Ang Otis-Lennon School Ability Test naman, or OLSAT, ay more on verbal ability and from the name itself, school ability. Ginagamit ito usually sa mga educational institutions sa kanilang mga psycho-educational assessment. Ang Culture Fair Intelligence Test naman ay intelligence test na sinasabing walang bahid or kung meron man, konti lang ng kultura. Total, pinag-usapan na rin naman natin ang kultura, punta na tayo sa cultural considerations ng intelligence test. Ilang ulit na natin na pag-usapan sa mga videos natin na napakalaking factor ng culture sa psychological assessment, lalo na sa intelligence test.
unang-unang dapat nating isalang-alang ay ang norms ng may intelligence test na gamit natin. Of course, hindi naman tayo pwedeng makagawa ng isang test na culture-free or test na walang kultura na involved. Laging may culture loading na tinatawag ang isang test. Ang culture loading ay ang extent na kung saan ang isang test ay may mga items na may pinapaborang kultura. Example, kung ang isang test question ay may question na name 3 words for snow. Aba, kung Pilipino ang sasagot dyan, isang word lang ang masasagot natin, niebe lang. Kasi wala naman winter sa Pilipinas. Kung sanang name 3 words for rice, ang tanong dyan, pwede pa tayo. Pwede nating isulat palay, bigas, kanin, sinangag, lutong, at kung ano-ano pa. Dahil sagana tayo sa extra rice. Ang dalawang question na yan ay may mataas na factor loadings dahil meron silang mga pinapaborang mga kultura. Isa pang kailangan i-consider ay ang language barrier na meron ang mga IQ test na ginagamit natin. Kaya dito pumapasok ang culture fair intelligence test na kung saan walang verbal items. Sa culture fair, puro pictures lang, walang words. So mas nababawasan yung culture loading na dala ng language. Isa pang issue na kailangan nating pag-usapan about intelligence test ay ang tinatawag nating street smart or pagiging madiskarte sa buhay. Alam naman natin na halos lahat ng mga IQ test na napag-usapan natin ay academic halos ang mga task na pinapagawa. Reading, writing, memorizing ng knowledge, and kung ano-ano pa. Alam naman natin na hindi lahat ng sobrang magaling sa pag-aaral ay sobrang galing din sa buhay in general. Ilan na ba sa mga kaibigan nating high achievers sa school grades ang sawi sa pag-ibig? Meron din namang mga tao na hindi ganun kagaling sa academics pero madiskarte pagdating sa buhay. So far, sa mga IQ test na pinag-usapan natin, walang nakakasukat sa intelligence na ito. Pero please lang, mag-aral kayong mabuti. Tandaan nyo na ang intelligence is about solving problems to have a good life. At maraming masosolve na problema ang pag-aaral ng mabuti. Although syempre, hindi naman lahat ng problema masosolve ng pag-aaral. Ang sinasabi ko lang, marami siyang masosolve pero hindi lahat. Yun lang. Anyway, isa pang kailangan nating isaalang-alang ay ang tinatawag nating Flynn Effect. Ang Flynn Effect ay ang tawag ng mga scientists sa phenomenon na kung saan tumataas ang average intelligence test score from the date it was first norm. In other words, ang mga tao na nag-take ng intelligence test ngayong 2021 ay expected na magkaroon ng mas mataas na average score kumpara sa mga tao na nag-take ng intelligence test noong 1990s. Ini-imply nito na tumataas ang intelligence test score ng sangkatauhan every generation. Link sa description kung interesado kayo about sa details ng Flynn Effect mula mismo sa tao na nag-coin ng term na yan. Ang intelligence test score ay hindi perpekto at hindi rin ito ang kaisa-isang score na magdedetermine ng buhay natin. Hindi rin ito final, meaning pwedeng magbago, pataas o pababa. Siguro, pwedeng ma-determine ng IQ score ang ibang aspeto ng buhay natin katulad ng pagiging successful, pero hindi lang ito ang predictor ng success. As mentioned nga, ang diskarte sa buhay ay intelligence. Pero wala pang test na makapag-measure dito. Arguably, ang diskarte sa buhay ay mas mahalaga pa kaysa sa academic performance na sinusukat ng halos lahat ng IQ test. Kumbaga, hindi nasusukat ng mga IQ test ang kabuuan ng intelligence. Marami pa tayong dapat pag-aralan tungkol dito. Kaya naman may malaking responsibilidad ang mga practitioners na maging maingat sa paggamit ng IQ test at sa pag-communicate ng mga resulta nito sa ibang tao. Ayan, napag-usapan natin ang pagsukat sa intelligence at ilan sa mga issues na kaakibat nito. Sana may natutunan kayo. I-like nyo yung video if nagustuhan nyo. Dislike if ayaw nyo. Bye!